maintindihan. We're ready! Two ready! Three ready! Oh, four ready! Five ready! Oh, six, oh, ready! Boss, ready na kami! Baba na kayo lahat dyan! Pasasabugin natin yan! Ben, next move! Tara, tara! Please, please! Rabilis mapapagalitan na naman tayo eh. Dali. Oh. Ano naman yan? Go! Okay. Ay. Ano nangyari? Eh, hindi ko alam, boss eh. Bakit mo nga pinutol? Eh, gagawin ko si Tron. Naku! Basta kable ng kuryente, huwag mo puputulin. Kaya nga madalas ang brownout eh. Parang tapadal ako. Ano mas importante? Pantalon o brownout? Pantalon! Eh, brownout araw-araw! Eh, pantalon ko, eh, isa! Nakita mo na? Makasarili ka eh! Hindi mo iniisip ang taong bayan! Halika! Inspeksyonin natin! Akin na nga isa kaputol! Oh. Pagdudugtungin ko to, para walang brownout! Yan! Ilang beses na ba kayong nakagawa ng kapalpakan? Marami na ho. Ilang beses na! Marami na ho. Hindi ko na nga ho mabilang eh. Boss, hindi na ho mauulit. Talagang hindi na mauulit! Dahil... pipirmahan nyo tong separation paper. At kapag yan ay napirmahan ninyo, you can find another job! Mabuti na lang nakapagpalit tayo ng damit. Talaga! Kung hindi, mukha tayo ito nga! Oh, ayaw ko na! Abulay! Chuto mo! Chuto mo yung ati! Baka rin ay! Okay, informin nyo ha! Ano kayo? Boy Scout? Bye, bye! Kamukha nito ha! $10 million reward? Tatay ko to ah. Itatay ko rin to ah. Teka, bibili pa kayo ng dyaryo? Oo! May mga pera ba kayo? Wala! Wala pala kayo mga pera! Ang dyaryo! Dyaryo, dyaryo! Dyaryo! Dyaryo, dyaryo! Any information about the kins or relatives of these people in the picture may be forwarded to Castro Cruz Law Office, 34 Legazpi Street. Makati! Puntaan natin! Halika! Hata! Ha! Hindi ako lalaban! Suko na ako! Hindi ako lalaban! Suko na ako! Pero Tony, hindi niyo kami naintindihan eh! Kami to! Kami tagpagmahan na sa Pumili Dulyar! Kami yung mga anak ng mga yan! Ganun pala? Aray! Yung nagbigay ng mana sa inyo ng $10 million ay si Don Atanasio Gatbugtong, yung taong nailigtas ng mga magulang nyo noong gumuho ang minahan. Eh, kailan nun namin makukuha ang mana? Alam nyo, para kay Don Atanasio, napaka-importante ang edukasyon. Kaya isa sa mga kondisyon dito sa testamento na mag-graduate muna kayo sa Kagalang-galang College kung saan din siya nag-graduate. Attorney, paano kung hindi kami makagraduate? Aba, yung $10 million mapupunta sa New World College, yung alma mater niya. Paano kami mag-e-enroll? Wala ho kaming tirahan. Wala ho kaming trabaho. Saan ho kami kukuha ng pera? Huwag nyo nang problemahin yun. Akong bahala dyan. Bibigyan ko kayo ng trabaho, bahay at pera para makapag-enroll kayo. Kaya bukas na bukas mismo, mag-enroll na kayo sa Kagalang-galang Colleges. Sir, ako ho yung registrar. Anong problema, ma? Tungkol ho dito sa dalawang itinimbre ninyo, nandito ho para mag-enroll. Ah, nakiya na. Ay, wag mong pa-enrollin. Eh, nagpupumilit kasi, sir, eh. Ay, sabihin mong hindi pwede. At hintayin ako, ako'y pupunta dyan. Yes, sir.
Pag sinabi ng registrar ko na wala ng application form, wala ng application form. Pag sinabi ng registrar na sarado na ang enrollment, sarado na. Kaya pwede na kayong umalis. Sir! Mahawa na kayo. Gusto lang namin talaga makapag-aral eh. Sir, paano na kung di kami makapag-enroll? Paano na kinabukasan namin? Eh, nakikiusap naman ako sa inyo. Ako naman ang nakikiusap sa inyo. Wala ng application forms. Get out! Wala ng application forms! Wala ng application forms! Excuse me, Mr. President. Eh, kung application forms ang problema, meron ako dito. Para sa iyo. Ay, thank you po, salamat. Para sa iyo. Thank you. Okay! Miss Principal, baka naman nakakalimutan mo na ako ang founder and president ng eskwelang ito. At ang aking gusto ang dapat masunod. Baka naman po nakakalimutan nyo ang circular ng DECS that no school can deny any qualified student from enrolling. Baka naman gusto nyo pang makarating to sa DECS. Ay, nagbibiro lang naman ako eh. Binibiro ko lang, mga are. Hindi ko nina, hindi ko yung nagbibiro kulit kayo. Ano sabi nyo, bahala na kayo sa kinabukas namin. Ay, siya, pwede na kayo mag-enroll. Oh, what else? Kung gano'n naman pala eh, okay na. So, mauna na ako. Thank you, ma'am. Thank you po. Tutuloy na ho kami, magpipila pa kami. Sige po, sir. Okay. Tandaan ninyo, you might have won the first battle, but in the end, I will win this war. Parang nabasa ko na yun, ah. Parang narinig ko sa radyo, eh. Hindi kaya siya si... Ay! Hindi. Jimmy Sandoval. Ma'am. Lennon Serrano. Ma'am. Sandra Espiritu. Present, ma'am. Dory Pangilinan. Present, ma'am. Dory, this is not the time or the place to put your makeup on. I know, ma'am. Eh, kasi bumagsak lang ako nung last semester, eh. Hindi yan dahilan para mag-makeup ka. Eh, ma'am, I'm taking kasi makeup class, eh. Class, quiet. Quiet. Gusto mong palabasin kita dito? I know, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Class, quiet. Quiet. Oh, then you behave and put your makeup away now. Excuse me, the girl with the glasses? Are you a new student? Mm-hmm. Yes, ma'am. May I have your name, please? My name is Maria Victoria Evangeline Salvador Dampadulas, but you can call me Vaseline for short. Class, quiet! You may take your seat. Cherry De La Rama? Present. Aren't you the famous fashion model? Hindi ko kaya nagkakamali. Welcome to the class. Thank you. Quiet, quiet. Those boys at row 4. Yes? Why are your backs turned? We're taking up our subject. Quiet. Mga piloso po kayo, ah. From now on, ayokong makita ang mga balbas at bigote ninyo. Ahitin nyo yan. Hindi ho pwede, ma'am. Cannot be. Bakit hindi pwede? Kami ho may-ari ng eskwela. Amin tong eskwela, eh. Yes! Ah, ganun. Tingnan natin. Gagawa ko ng report and I'm going to submit it to the principal. You may sit down. Thank you. Sorry, ah. Halika, halika. Ay! 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 Sino ba yan? Arnulfo Gonzalez? Present, ma'am.
Agapito Santos. Agapito Santos. Agapito Santos. Uy, ikaw na yun. Present! Good morning. Oh, bago ata kayo, aking isa'y mukhang Einstein. Eh, Albert nga ho pangalan ko eh. At aking namang isa. Antonio Luna, ang dating mo iho, kulang nalaan sa'yo kabayo. Tinali ko lang ho sa baba. Ay, bakit kayo nagdala? Nasaan yung dati nagdadala ng pagkain ko? Na-recruit ho sila sa Saudi, kaya doon ho sila nagtatrabaho. Ah, Saudi. Ito na po ang inyong hotdog sandwich. At ito naman po ang inyong warm milk. Alam nyo, nagtatalo ang init at lamig. Kaya kailangan, inumin nyo lang kagad bago maging cold milk. Sarap. Ayos na ayos. Ako gumawa niyan. Isa pa. Matindi. Para akong tumungga ng lambanog niyan ah. Imagination niyo lang yan. Tikman niyo ulit. Nakulo! Nakulo! Ang susunod dyan, hihilap! Ayan! Nahilap na nga! Nako, dali! Tulungan ninyo ako! Dali! Nako! Nako, dali! Nako, Diyos ko! Maawag naman ninyong palalabasin! Nako! Dali! Dali! Dali naman! Dali naman! Talabas na! Oh, nasaan naman ang pantalon ko? Salo! Baka ako'y nanuno, no? Oh, pantalon ko yan! Ano ba't? Bakit niyo? Siguro pinagpakit niyo ako, ano? Ay, hindi ho. Oh, narinig naman. Bakit niyo kinuha ito? Ako pinagpag sa labas. Ayan, oh. Pinagpag? Pinagpag eh! Antay ka muna. Antonio, Albert, yan ang sinasabi ko. Kayo mga kontrabida dito sa buhay ko. Itong ginawa ninyo, private property yan, ninakaw ninyo, dinala ninyo sa labas. Therefore, i-recommend ako doon sa ating Supreme Council na kayo ay masisante and suspended forever! Itinanong naman namin kayo magkakalan ni Guard! Kumakatingin ka dun sa dalawa, tindi mo. Oo nga eh. Bakit? Pero di ko malaman kung sino mas matimbang sa akin. Ikaw naman. Alam mo naman kursonado ko si Mami. Huwag mo nang ahasin. Talaga? Oo. Sige. Wala't ako na lang sa'yo si ma'am. Talaga? Eh, wala namang problema sa babae. Bakit?
Mas pogi ako sa'yo. Abay! Arnulfo! Huh? Where's your theme paper? Here, ma'am. Please submit it. Yes, ma'am. Klaseng test paper ito. Mabutit ng pasyal ka. Thank you for coming. I just came here to make sure there will be no cheating in the final exam, okay? Sir, may I go out? No, sit down. Uy, uy, dali, dali. Hmm.
Hey, what's that? I saw that. Open your mouth. Open your mouth. Everybody say, come on. Wala naman. Di laba lahat yun. Oy, ano yan? Kodigo, ha? Kodigo, ha? Wala ka nang ginawa kundi mag-cheating. Last warning na yan, ha? One more, suspended ka na. Akala ninyo, malulusutan ninyo ko, no? Para sabihin ko sa inyo, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Let me hear you do it one more time. Miss May Kay, I warn you about these students. Anyway, Miss May Kay, as I was saying about the students here, as I was saying, Miss May Kay, about the students, para kayong mga kung ano Para kayo may nakikita ng hindi ko nakikita, ah. Pag nakita ko yan, makikita ninyo. Oh, wala naman akong nakikita. Continue. Class, I have good news for you. Almost all of you, except for the three Di Kagalang-galang brothers, have passed the final examination. Eh, ma'am, ba't naman bagsak kami dyan sa test na yan? Ano nangyari yun? So, ano nangyari sa'yo? Ay, tingnan ninyo. Nakapasa yung dalawa. Si Arnulfo at si Agapito. Hindi lang yun. Ayan, top-notcher pa. Abay, pag nabigyan natin ng diploma mga yon, goodbye na tayo sa $10 million. Oo nga, no? Dad! Pwede ba? Sa akin muna ipaubaya ang problema ngayon. Dad! Ang Cordoban Brothers. Pagpasok nila rito, pagbukas ng pinto, guguhoy ang kisame. At mayuyupi sila! Boss! Andiyan na sila! Andiyan na? Nako, nandiyan na daw sila. Mga bata! Sigurado ka? Sikalat kayo! Saan tayo? Sa living room. Wag! Brown up! Mainit! Sa balcony? Malamig! Shall we? We shall. Shall we? We shall. Eh, sabi mo! Pabagsak yun! Pantahan nyo! Tama ko. Akala ko ba, babagsak ito? Bakit di bumagsak? Eh, hindi ko alam. Ano na muna kita? May gagawin lang sa labas. Sama ako! Ay, hindi na! Oh, my!
Susunugin natin sila. Bilisan mo! Sige na! Bilisan mo! Sige, sige mo na! Sabog sila lahat! Wala silang kalaban-laban! Ang galing ninyo! O, para! Uwi na tayo! Tara! Tara! Halika! Dear graduates, parents, members of the faculty, ladies and gentlemen, before we proceed to our graduation ceremonies, and I'm very proud to introduce to you the new owners of this school. Please welcome our very own Agapito Santos and Arnulfo Gonzalez. Please sit down. Binili po namin ang eskwelang ito bilang pagtanaw ng malaking utang na loob sa taong nagpamana sa amin na malaking kayamanan. At tumasa kayo na lahat ng minana namin ay gugugulin namin para makapagbigay ng libreng pag-aaral, lalong-lalo na sa mga kapuspalan. Naniniwala kami na kapag ang isang tao ay nabigyan ng tamang edukasyon, mabuting asal, matibay na paniniwala at pagmamahal sa Diyos, ang taong yan ay magiging mabuting mamamayan na tutulong sa pag-unlad ng ating bayan. Mula ngayon, sisikapin namin ang tamang paghubog sa isipan ng ating kabataan at yan ang magiging patakaran ng ating eskwelahan. Sila namin na malapit sa basurahan, nangunguna lagi sa karerahan. Bakit kami megastar sa eskwelahan? Mga bobo ngunit di kami kick out.